Masiglang buhay sa inyong lahat. I'm Juliet Cruz at narito kayo ngayon sa Inspire Life. At makakapanayam natin ang isang ginang, isang doctor of PhD na galing pa sa General Santos. Siya ay isang professor ng Mindanao State University ng General Santos. Isa siyang scientist at entrepreneur din siya. At nagtapos siya sa University of Southeastern Philippines, Davao. Tama ko ba? And nagkaroon siya ng MS in Microbiology sa UP Diliman. Siya rin ay tinaguri ang awardee ng DOST sa Best Setup Adoptor noong 2018. Bigyang pugay natin ang ating katabi ngayon, si Dr. Remedios Mimi Flamiano. Ayan. Magandang umaga. Umaga po sa ating mga tagapakinig. Ayan. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, di ba? Opo. Kasi we are all over the world. Kasi nasa online po tayo, ma'am. Okay. So, mapapakinggan tayo, mapapanood tayo all over the world. Wow. Ayan. So, may mga OFWs na nakikinig o nanonood sa atin, mga estudyante, mga teachers, at marami pang iba. Mga professionals na gaya nyo po. Mga entrepreneurs. So, alam nyo po ba, napakaganda ng buhay ng ating kasama ngayon na kakapanayamin at marami tayong matututunan sa kanya. So, maybe you can tell me about what do you do right now po? Ako po ay isang faculty ng Mindanao State University in General Santos at may 28 years na in teaching experience. And at the same time, ngayon ay ako ay tagapamahala, no? And at the same time, a technical person sa aking business na itinayo, which is a banana tissue culture project. Ito ay isang laboratory na nagpo-produce ng mga planting materials na ginagamit sa commercial plantation ng banana. And so, nung ako kasi ay nagtuturo, no, nakikita ko yung need na kailangan kong ma-apply yung aking mga naituro para in such a way na na-maximize ko yung aking kaalaman. And so, I decided to venture into the application of my study in plant tissue culture. Ayan. Nakalimutan ko, isa rin po siyang travel awardee ng American Society for Microbiology. At ito ay nauukol sa advancement of microbiology. At yan ay sa Maryland, USA. Tama mo ba? So, this is about leadership award for undergraduate educators. Yeah. Okay. So much with this. Ano po ba yung DOST setup? Ano po ba yun? Nagkaroon po kayo ng loan? Maybe you can tell more about it. Okay. Ang Department of Science and Technology, para sa kaalaman ng mga Pilipino, ito ay nagbibigay kasi ng assistance doon sa mga entrepreneurs na nakapag-establish na ng kanilang negosyo for at least 5 years, at least 3 years pala. No? Tinitingnan nila na more or less stable na rin yung negosyo ninyo. And if you have problems with halimbawa, you want to increase your production at meron kayong kakulangan in terms of facilities, ang DOST ay pwedeng makapagbigay ng assistance. So, pwede kayong mag-apply ng fund, no, from DOST to as high as 5 million already. Nung kapanahunan ko, ang limit was only 3 million. Pero sa ngayon, in-increase na nila yan to the 5 million. Mm-hmm. During that time, you borrowed mga magkano po? Nung time na yun, nag-propose ako ng mga 1.7 million na
assistance from them. So kasi yung negosyo ko, nangangailangan siya ng upgrading yung mga laboratory facilities para ma-increase ko yung production ng seedlings. Ayan. So more on equipment and upgrading lang po, not for the operational cost. Okay. So nakatulong naman po. Napakalaking tulong talaga ang DOST kasi nung nag-umpisa ako, kasi wala naman talaga akong masyadong malaking capital. I'm just an ordinary teacher. So, when I started this business, ginawa ko lang siya sa isang room ng aming bahay. No, yung aming master's bedroom, kinonvert namin siya into a laboratory. Wow. So, I kindly asked my husband if I'm... If I can use, no, and convert that room into a laboratory. Mm-hmm. So pumayag naman siya, and so doon po inumpisahan yung aming negosyo. No, so ginawa ko yun siyang isang inoculating room, mm-hmm, at the same time doon na rin yung growth room ng mga tanim namin. So in one, supposedly kasi separate rooms yan. Kaya lang syempre wala akong building, and nung mga time na yun tinatrial ko pa lang siya. Kailangan kong magtiis muna, no, sa isang room. Tama. So sa bahay namin nandoon yung laboratory, doon din kami nakatira. Opo. And then tina-trial ko lang siya, and I was lucky enough na for a period of 3 months yung yung room ko na yon punong-puno siya ng mga tanim. And so napilitan talaga kaming mag-vacate ng bahay namin. So I asked my husband once again na kung pwede naming i-vacate yung bahay, at saka magrenta lang kami ng bahay. So pumayag naman siya, kaya yung whole house namin ginawa ko siyang laboratory. Wow. And we stay there for a period of 3 months. 3 years pala. Okay. 3 years, no, in that house. Okay. Yung area po, mga ilan po yung area ng master bedroom niyo po? Mga is just about 4 by 3 meters. So 12 square meters. Oh, 12 square meters. Okay, so maganda pong simula yan. Ginamit yung master bedroom. Oh, so si Mr. Nagtampo. Hindi naman siya nagtampo. Doon lang kami sa kabilang room. Okay. Ayan, ma'am. Nakakatuwa naman po, no? Nakatulong sa inyo ang DOST sa inyo pong negosyo. So that was when po? It was in 2014. I think 2014 siya. So, 5 years ago po. No? So, yan. So, dahil doon ay lalo siguro lumago ang inyong negosyo po. Nung time na wala pa kaming assistance from DOST, yung pinoproduce lang ng laboratory namin noon is mga around 10,000 to 20,000 per month. What's seedlings? That? Seedlings. 20,000 seedlings. Na Mary plants, no? Yung mga maliliit na saging. Saging. Okay po. So, kasi lahat ng mga gamit doon are all improvised. Mga wooden chamber lang. So, wala kami mga high-tech na mga facilities noong mga time na yun. Kaya, syempre yung production namin was really very low. But, I was able to show it naman na okay naman yung production. It's just that I am very limited in terms of increasing my production because of the facilities. Right. At doon pumasok ang DOST nung nakapagbigay na sila sa amin ng assistance. When we were able to acquire the already advanced facilities for sterilization, for inoculation, yung mga katulad niyan, na-increase ko talaga significantly yung production namin. So, as of now, it rose to about mga 100,000 to 150,000 seedlings per month. Wow! No, and that's coupled, of course, with increase in manpower. Kasi nung una, I have only like 2. Isang propagator, isang tigpugas. So, dalawang tao lang yan. So, right now, meron na kaming propagators na 8. At nakapag-produce na kami ng mas malaki-laking volume. Ayan. Napakaganda po ng istorya niyo po, ang inyong development, ang productivity niyo, lalong umasenso. So, ang pangalan ng company niyo ay Greenlands Agritech Ventures. Yeah, so, nagsimula kayo ng 2009. Yeah. Tama po. So, mga magkano po yung sinimula ninyong kapital? I started with mga siguro 300,000 lang. 300,000? Medyo malaki din. Malaki rin siya. Inutang sa GSIS, inutang din sa mga kaibigan, yung iba dyan. Talaga? Oo.
hanggang sa ano na, lumaki na siya. Ayan. So, yung 300,000 na yun for the seedlings or for the trial and error? For the... Yung 300,000 na yun is ginamit ko siya to buy mga basic equipment lang for sterilization, for the operation talaga. Oh, yung inoculation room, chamber, mm-hmm. Sterilization chamber, mm-hmm. yung mga digital weighing scale, mm-hmm. mga pH meter, ganun. Oh. Tapos yung mga bottles na ginagamit for tissue culture, mm-hmm. And chemicals, of course. Okay. So, actually, yung 300,000, napakaliit pa nun. Wala pa kasama yung infrastructure dyan. Mm-hmm. So, yan po. So, ano pa po yung, bakit nyo nasimulan ang banana? Ano bang meron ang banana? Bakit yun yung ginusto nyo simulan dito sa inyong Greenlands Agritech Ventures? There was a time kasi na nung nasa, ano na ako, nasa Academ, nakapagtapos na ako noon ng MS ano ko, studies, but I was still teaching in the university. Pagkatapos, wala pa kaming opportunity for salary adjustment. Mm-hmm. So although na ano na na ano yan ang anong tawag diyan na promote na no. Mm-hmm. Kaso lang kulang budget yung government for mm-hmm. that no? Mm-hmm. To subsidize the salaries of faculty. Mm-hmm. Kaya dumating sa point talaga na medyo nag-iisip na akong umalis sa academe dahil yung anak ko at that time magka-college na. Mm-hmm. And so, nag-iisip-isip ako na sabi ko baka mas maganda siguro lumipat na lang ako sa industry mm-hmm. where I can maximize my knowledge mm-hmm. na, in terms of application. Mm-hmm. So, yung nung mga time na yon I was invited to a banana company mm-hmm. na pag-put up ng laboratory mm-hmm. for tissue culture. Mm-hmm. So, tinanong nila ako kung kaya ko. Mm-hmm. And, syempre, kapag ka UP graduate ka naman talaga, totoo kahit na hindi mo masyadong alam, but because you have been exposed to research, right. Talagang lalakasan mo yung loob mo, nasasabihin mo, alam mo. Mm-hmm. No? But of course, you are confident kasi alam mo naman na kaya mong gawin. Right. No? So, that's what I did. Na nilakasan ko lang talaga yung loob ko. Mm-hmm. Kasi yung mga basic principles of tissue culture, alam mo na. Mm-hmm. No? Kaya lang as to will it really work yung ano mo, that is still another question. Pero right. at least the interest is there. Mm-hmm. No? So, doon po na nakita, nung nag-expose kasi ako sa banana industry, mm-hmm. nakita ko yung opportunity na sabi ko, nandito pala yung money mm-hmm. no in banana industry. Nakita ko yung potential of earning money from there. Mm-hmm. Kasi yung banana plantation is growing. Mm-hmm. Is growing no at that time. Nakikita mm-hmm. ko talaga na we are doing great in banana export. Mm-hmm. In fact, ang Philippines kasi we are number 2 in terms of export mm-hmm. of banana. Oo. Mm-hmm. Number 2 tayo sa world. Oh, in terms of banana export. Okay. Yeah. So, nakita ko yun. And then, very potential siya in the Philippines kasi walang bagyo ang Pilipinas. So, doon sa inyo, sa area nyo. Sa Mindanao. Sa Manila. Sa Mindanao, wala. No? Mm-hmm. So, yun yung isa nakikita kong opportunity talaga mm-hmm. where, you know, people can make money yeah. and do great no in agriculture. Mm-hmm. So, sabi ko, why not focus in plant tissue culture. Mm-hmm. So, nung time na yun, doon ko na pag-isip-isip na sabi ko pwede ko naman palang ma-apply yung microbiology ko mm-hmm. sa horticulture. Mm-hmm. So, itong banana na sinasabi ni Dr. Mimi ay kilala nating saging. Ano nga ito? Saging na saba or? Ang banana kasi meron tayong tatlong varieties right. na very popular sa Pilipinas. Mm-hmm. No? Yung Cavendish na mm-hmm. ine-export natin, yung green, no? Malalaki siya. Mm-hmm. Pagkatapos, yung what is common in the market is yung lakatan. Mm-hmm. No? At saka meron din tayong tundan, latundan. Latundan. No? Sa Tagalog. Yeah. We have also variety na yung cooking banana. Mm-hmm. Yung niluluto, yung saba, no? Yep. Or cardaba. So, yun yung mga tatlong cardaba. Varieties. O apat na varieties na popular yeah. sa Pilipinas. That's what we are culturing in our laboratory. Mm-hmm. Pero karamihan ng mga kinukulture namin because of big demands is Cavendish ngayon. No? Mm-hmm. At saka, primarily,
Cavendish and Lakatan. Mm-hmm. Tsaka malaki rin yung demand for saba. Mm-hmm. Ayan. So, maganda talaga ang banana dahil sa nutritional ano rin ito, no? Meron siya. Like, ang banana in Japan, no, nire-require na yan na in a day dapat mag-consume ka ng banana. Bakit daw po? Kasi mataas yung calcium, no, mataas din ang calcium, mataas din ang potassium no, ng banana. Very nutritious fruit talaga siya. Na it can be used as a substitute even for rice, right. Kasi in terms of energy requirement, malaki rin yung ano yung carbohydrate content niya. Mm-hmm. So it can ano meet the carbohydrate need ng our body. Napakaganda. So kumain tayo ng saging. Okay. So tuloy tayo sa kwento ni Ma'am Doktora Mimi. Bakit niyo na isipang magkaroon ng tissue culture kumpara doon sa traditional na paggawa o pagtatanim ng ano ng saging? Okay. Why I ventured into tissue culture? Kasi nung time na yon, there was already increasing demands for seedlings, yung tissue cultured seedlings. Mm-hmm. Kasi sa mga commercial plantations, they do not use anymore yung suhi or what we call sucker. Mm-hmm. Kasi sa plantation, yung isang hektarya, no, for example, kailangan nila ng mga around 2,000 seedlings. Mm-hmm. So, kung maghihintay lang tayo as to how many suckers will come out from a mother plant, nasa mga 5 lang yan or 6 no, in a year. Mm-hmm. So, kung magtatanim tayo ng isang hektarya, ang requirement niyan is 2,000. Ayun, isang hektarya, 2,000 na seedlings. 2,000 na seedlings. And so, kung using ano lang, conventional method lang ng propagation, yun bang kukunin mo yung sucker, tapos itatransfer mo sa field, that will take time no, for you to complete the 2,000. Mm-hmm. So, sa tissue culture technology, yung banana tissue culture technology, yung isang sucker, pwede kaming makapag-produce dyan ng mga over 1,000 seedlings. Mm-hmm. No, so, yun siya yung kagandahan ng plant tissue culture. Kasi, for as long as you choose the good variety with good qualities, whatever qualities are in the mother plant na kinunan mo, that's the same qualities na napoproduce namin through tissue culture. So, it's really an exact copy of the mother plant. So, kung halimbawa yung source mo, malaki talaga yung mga bunga niya, it is likely to produce na malalaki din yung harvest ng seedlings na ginawa mo. So, ano pa yung mga nakita niyo yung mga bentaha o advantages ng doing this sa tissue culture? Ang isa pang kagandahan sa tissue culture, kasi pag nag-propagate kami, we make sure na yung source namin is disease-free. Disease-free. Oh. And so, yung mga napoproduce din ng mga seedlings are also disease-free and quality. Right. No? And based sa experience, yung mga tissue culture na mga seedlings, they are also likely to bear heavy and big fruits compared to yung sa conventional method lang. Oh, so malaki talaga yung ano yung advantage niya. Tapos wala siyang sakit. Especially when you are into monoculture, yun bang nagpa-plant ka na panay saging lang, no, sa isang hektarya, walang halo-halo yun ng ibang mga tanim. Yeah. It's better to use mga disease-free planting materials. Mm-hmm. Kasi pag nakapag-introduce ka doon ng isang sucker, na for example, na carrier pala siya ng isang sakit, and you don't know na carrier yun, no? Pag hinalo mo yun doon sa, ano, sa plantation mo, it is likely na magkakasakit din yung ibang mga saging. Okay. Kasi ano siya, contagious din yung sakit, no? Yung mga soil-borne pathogens, natatransfer siya. Mm-hmm. So, madaling magkahawa-hawa. So, magkakasakit lahat yung saging mo. Mm-hmm. So, kaya mas maganda, tissue culture na. At saka, pag nagbunga sila, halo sabay-sabay pag nagbunga. Mm-hmm. Mga ilang buwan po ba yan bago mag-harvest kayo? Bago kayo mag-harvest? For Lakatan is 1 year. One year. Yung ano naman, Cavendish, mga around 10 months. Mm-hmm. 8 to 10 months yan, harvest na. Okay. So, maganda yung mga pinag-uusapan natin dito. Kaya okay lang na haba-habaan natin yan. At alam mo naman, ito ay magbibigay tayo ng karunungan, knowledge sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. So,
ano pa ba? Magkano ba yung cost ng production? Production okay. Ito? Talking about cost ng production, depende rin yan sa variety na itatanim mo. No? For example, saba. Mm-hmm. Hindi naman masyadong kailangan ng spraying ng saba. So, for saba, sa ngayon, ang mga cost ng production is it will only range from 100,000 to siguro malapit na yung 150,000 no, per hectare. Mm-hmm. Per hectare, laki yeah. Doon. 10,000 square meters. Oo. Mm-hmm. So, yun lang yung cost ng production up to harvest na yan. Oo. And then, ito, pwedeng mag-yield yan at mag-yield. Pwede kang kumita dyan ng mga 300,000 to 500,000 per hectare per year. 500,000 per hectare. Yeah. Ang gain mo. Ang gain na to. Labas na lahat na yun. Labas na yun. Punta na rin. For Lakatan naman, sa Lakatan, medyo malaki yung cost ng production. So, itong 100, ano to? For Saba. For Saba. For Lakatan naman, kasi medyo kailangan yan ng mga intensive na mga ano spraying and maintenance. Mm-hmm. So nagre-range ang Lakatan ngayon 250,000 to 300,000 per hectare per year natin. Oh. And then and then pwede siyang kumita ng mga 500 to 900,000 maybe. Ah, okay, ang ganda. Oh. Depende sa cultural management. Mm, okay. Per hectare per year. Ayan. So ano pa po ba? Yung sa Cavendish naman, ang sa Cavendish, medyo malaki-laki yung Cavendish kasi nakakapag-produce ng like 2 times a year. Mm-hmm. So, depende rin siya sa ano market price kasi fluctuating din yung market price niya. Mm-hmm. It's actually comparable sa Lakatan ang ano niya. Mm-hmm. Ang potential for income. Pero medyo mataas yung cost ng production. Nasa mga around 1 million for Cavendish. 1 million ang pwedeng kitain? 1 million yung cost ng production. Ah, kung saan masyadong mataas. Tapos, ang ano din, ang income, pwedeng mag-range din sa ganun. Mga 1 million din. So, madouble ba? Oo. Maganda po. Kasi tsaka ito yung export yan sa Japan. Ini-export. Hindi lang sa Japan. Practically, global siya. Japan, Middle East, we have huge demand for bananas sa Middle East, China, Japan, and even in the US. Pumapasok na tayo sa US. Oh, talaga? Ito po ba yung green na medyo mahaba siya? Oo, medyo malalaki. Mm-hmm. Okay. So, ano po ba ang ano nyo, mga challenges nyo dito sa negosyong ito? In any kind of business, meron talagang challenges, no? Mm-hmm. Sa business naman namin, ang isang malaking challenge in the laboratory is yung contaminations. Microbial contaminations inside the laboratory. Mm-hmm. Kasi pag yung mga tanim ay na-infect siya ng fungus, no, for example, or say bacteria, these are common contaminants kasi in the laboratory. Mm-hmm. So, hindi na mag-grow yung tanim. Hindi na siya dumadami. So, practically, namamatay siya. So, lugi na. Yeah, we have to eliminate all contaminations by doing all our works there clean, no, and sterile. Mm-hmm. Kaya ganun siya ka ano, ganun siya ka sensitive yung production inside the laboratory. Oh, I see. Okay po. So, going to ano vision ninyo sa future. Mm-hmm. Ano pa ang mga future plans po ninyo? So, are you going to concentrate on bananas o meron pa po kayong iba pang nakikitang vision po? Ako kasi ay isang natural na ano na dreamer. Talagang hilig ko talaga ang mag-dream. Mm-hmm. So ang dami kong plano sa ano sa buhay ko, like sa pag-tissue culture, parang hindi na ako contented na saging na lang yung ipo-culture ko kasi maraming applications ang plant tissue culture. Mm-hmm. It can be applied to other crops like abaca or kaya bamboo or ornamental plants, no, katulad ng orchids, no, for example, pwedeng i-tissue culture yan. Marami kasing applications talaga ang plant tissue culture. Kaya one of my future plans is to venture into high value crops, no, katulad ng ano abaca or kaya bamboo. So ngayon nasa pipeline ko na yung pagkukulture ng bamboo kasi gagamitin siya for ano phytoremediation
dun sa mga heavy metals na contaminated na mga areas. Magandang ano gamitin ang bamboo. So we need to produce huge number of bamboos for phytoremediation, for climate change mitigation, and for utilization sa ano sa construction. Kasi very promising ngayon yung ano gamit ng bamboo for mga wood tiles kanoon. It's nice po ano. So ano pa ba? Marami pa tayong mga gustong talakayin dito at alam ko ay naghihintay pa kayo ng mga ano pa ba? Nananabik na ako sa mga pwede pang pag-usapan namin ni Madam dito. At meron pa po ba kayong gustong sabihin po dito sa ating tissue culture? Ano pa? Ah, okay. Ah, yung sa mga farmers. Papaano nyo silang mainganyo na tingnan itong negosyong ito? Oo. Para makatulong din sa inyo. Sa mga farmers, ako I would really, really suggest na kung gusto niyo magtanim ng ano ng bananas, I would suggest na gumamit talaga kayo ng ano tissue culture na seedlings kasi one is walang sakit siya, no? And then you are assured na maganda rin yung harvest ninyo, no? So that's one. Medyo ano din magaan din siyang dalhin, no? Hindi katulad ng suckers ang bibigat niya, no? Dadalhin niyo sa field, no? Gaano pa to kal- Maliit lang siya, mga ganyan nilang kalaki. So, mapapakita namin yung mga sample ni Ma'am. At saka, for the entrepreneurs, katulad ko naman, no, na nasa negosyo, yung experience ko in plant tissue culture would really give us insights na dapat matyaga tayo sa ating negosyo, na we have patience, no? We work hard, no? For it to grow. At saka kailangan talaga yun ng discipline and a good partnership, no, with client kasi importante yan, no? Kasi kung hindi ka marunong makipag-partner, no, sa mga client mo, di mauubusan ka ng ano ng mga kliyente. So we should be friendly and accommodating enough, no, to provide them assistance. Like in my case, nagti-tissue culture kami, no, for the new entrepreneurs na bago pa lang nagtatanim ng saging, we usually provide them free coaching in planting. So kung meron silang mga tinatanong sa amin, we give them advice how to plant, no? Para for free yan, no? Then may technician ako na pwede rin pumunta sa kanila for free. Yung bait naman, para makapagbigay sa kanila ng mga advices para gumanda yung kanilang yield. So siguro yun yung isang advantage, no, na nakikita nila sa amin why we're having a lot of client kasi we provide also technical assistance for free to those who are interested to plant. Ayan. So napakaganda po ah sa mga kasama nating mga farmers magbubukid na gustong malaman ang ukol dito sa tissue culture ay pwede nating tanungin si Dr. Mimi Flamiano at sasabihin niya ang sasabihin namin later on ang kanyang website at wala pa siyang website or maybe what you can tell your contact number or maybe later on we will flash it yung contact number, yes. No, you can call me 0939-907-2473. Yun yung business contact ko. Pwede nilang ano or you can visit at ano in our nursery at Tupi, no, South Cotabato along National Highway lang South siya. South Cotabato, ang layo din pala. May mga clients kami na ano from Luzon. Okay. So ipapadala kami ng saging dito, no, for planting. Okay, yung mga foreigners na gustong makipag-collaborate sa inyo, pwede rin yan. Actually we're very open for collaboration. So, in fact, may mga ano nga, may mga entrepreneurs na they wanted to come to the Philippines for collaboration. It's okay. The market is really huge, no? Practically, yung need mo for food, no? Yung saging, pwede mo nang gawin siyang substitute for rice, right? No? In the morning. Pwede mo nang kainin siya, no? Hindi ka nakakain ng rice, saging na lang. Yung mga nagda-diet, gaya ko. Kailangan ko yan. Okay. Okay, ma'am. For our message. Baka may message ka po sa mga aspiring entrepreneurs, sa mga farmers, ayun, at professionals na teachers, no? Yeah, totoo.
this I would like to address to my fellow entrepreneurs na we have always the support of the Department of Science and Technology, no, through this DOST setup project. Pwede kayong mag-visit sa mga regional offices, no, to inquire about the program, how they can avail the mga requirements. And for mga professionals like me, no, I encourage you to venture also into other income generating projects aside from what you are regularly doing every day, because it will maximize your time and of course your potential to earn. Right. For as long as it does not affect naman yung ano ninyo, okay lang, no? So kasi mas maganda yung productive tayo. Yes. Yeah. And for the farmers, yun nga, this is a good opportunity na makapag ano kayo, makapagtanim, no, increase your production by making use of tissue cultured planting materials to ensure na maganda yung kita ninyo sa inyong patatanim. Ayan. So may mga question pa po ba kayo, mga nakikinig at mga nanonood? Baka may question po kayo, you just jot down, comment lang po kayo sa baba at pwede po nating itanong yan kay Dr. Mimi. So magkakaroon tayo ng question and answer kay Dr. Mimi kung meron po kayong mga questions sa kanya. At pwede kayong umundad dito. So sa lahat, inaanyayahan ko kayo na sumulat, makipag-chat sa amin at makipagtalakayan. And nagpapasalamat po ako sa Department of Science and Technology at sa NASD dito sa kanilang 41st Annual Scientific Meeting, at narito kami, nakapanayam ko po si Dr. Mimi Flamiano. Thank you very much, ma'am. Yeah, and salamat, ano, Juliet, no, for this opportunity. Napaka sharing my knowledge with you and to the rest of our farmers and listeners. Right. Thank you very much. Napakasarap pong kapanayamin si Dr. Flamiano. And thank you sa lahat. Maganda at masiglang buhay, mapagpalang kabuhayan sa inyong lahat. Ako po si Juliet Cruz ng Inspire Life at kasama ko si Dr. Mimi Flamiano. Ayan, salamat po ng marami. Bye.